dahil request din ni Sky na maka-attend ng wedding namin. Kasi may nakita siyang wedding last uwi namin last June. Tapos, ayun, sabi niya, gusto din daw niya makita na maka-attend ng wedding namin. So, ngayon yung 10th year wedding anniversary namin ni Angel. So, we've decided to renew our vows. Ears are ringing still, I hear no sound at all. Feeling ko ano, wala pa yung lumaba. Parang kinakabahan pa rin ako, parang na-excite na parang. Basta yung mixed emotions pa rin. Parang bago pa rin kinakasal. Parang ganun yung pakaramdam. Wala nang dumating si Angel for 10 years. Siguro ang pinaka nagbago talaga is yung pagiging pasensyoso. Yun talaga ang bago sa akin. Yung pagsasama sa loob ng 10 taon, hindi naman ninyo maikakaila na dumaan din kayo sa mga pagsubok. Subalit kung merong isang lesson na natutunan kayo, ano kaya iyon? Kasi lalo na nung first few years long distance kami kasi nasa Singapore ako. Siguro the best answer is constant na communication. Usap lagi, tapos... Madami akong natutunan sa kanya. Kasi masyado akong dependent sa kanya, sa lahat ng bag. Actually, hanggang ngayon pa rin naman. Pero, yun ba yung mga natutunan ko sa kanya? Maging strong, kasi may 9-love ko eh. Lagi niya akong pinupush na sa lahat ng bagay, yun. Laging nagkukulitan, aga-asaran. Open communication lang, tapos... Siyempre, yun trust, tapos... Siyempre, tulungan kasi kami pareho since... start ng marriage. Parang wala naman nagbago. Same pa rin like nung dati. Kung ano yung since 2000, actually since 2009 hanggang up to now, ganun. Ganun pa rin kami pareho ni Oliver. Siyempre, pangunahin yung inyong pagmamahal sa isa't isa na naging dahilan para mapagtiisan nyo din yung kahinaan ng bawat isa. At sa pagtitiis, nagawa ninyong tanggapin ang isa't isa. At sa pagtanggap, nagaganap ang inaasahan ng Diyos. Ang dahan-dahang pagpapabanal ng bawat isa. Sa tulong din ninyong bilang mag-asawa, no, napababanal ninyo ang bawat isa. Once in a lifetime. Ang isang magandang paalala upang patuloy kayong makapagpatuloy, sana'y umabot nga kayo hanggang sa golden at higit pa, ano? Ay iyong hangarin sana ninyo yung ikabubuti ng inyong ng yung partner. God bless dun sa sumasusunod na years and next chapter. And also sabi nga ni Father kanina, you witness sa atin na paiba-iba ng ano, pero still at the end of the day yung partner pa rin natin, yung wife pa rin natin, yung ano, kasama natin sa buhay. Ayan, happy 10th anniversary. I'm glad that I'm part of every milestone from the beginning in, you know, to witness your renewal of vows. I'm happy na hindi nyo binitawan ang isa't isa, like you always show and love each other, support each other no matter what. And yun, more love, understanding, and support. And, sige. Cheers!
nakakakaba pa din, in a way. Di ko din alam ba't nakakakaba kasi nangyari na dati. Pero parang nakakaba pa din, kahit onti lang yung tao. Nag-enjoy lang kami as husband and wife. Lalo na meron na kaming Sky ngayon. Thank you for the past 10 years tapos sa pagpasensya, sa kapag... Go with the flow lang. If kung ano man yung ano, may pinag... Lisa, may away pa rin, syempre, ano pa rin kami. Nagbabati rin agad, gano'n. Hindi alam, kagabi ko pa iniisip yun eh, kung may iyak ako, hindi. Pero, let's see. Nakakatuwa and nakaka-inspire to see na kahit anong decision that you have to make, you always consult one another. And that's a good sign of a healthy communication and relationship between couples and you. Sana ganun pa rin kami after this kasal. For the past 10 years, tapos sa pagpasensya, sa kapag bigay ng time lagi. Kasi kung di ka nagbigay ng time sa akin, hindi ko magagawa yung mga gusto kong gawin outside of the relationship. No, sana'y mapanatili ninyo ang inyong pagmamahal. Panatiling sentro ng inyong pagsasama ang ating Panginoon. Nang sa ganun, higit kayong maging malakas sa mga pagsubok na kailangan ninyong daanan para sa katuparan ng plano ng Diyos sa inyong buhay.